Let us know about Inah. She's getting into the business. She's so pretty. Thank you, Chris. Super. Wala kang pag-aalinlangan, napayagan ng iyong anak na pumasok sa industriya. Actually, nagkaroon ako ng alinlangan nung sinasabi niya parang ayoko, Dad. Sabi ko, bakit? Napaka-decenting trabaho ang pagiging artista. Wow, okay. Diba? Is this also the reason why you and Janice are starting to talk to each other? Yes, she's one of the reasons, yeah. Ay, bongga. At what are you talking about? Well, yung, syempre, yung well-being ng anak namin, kung sinong maging driver niya, kung sino maging assistant niya sa mga tapings, at kung sino magmamanage sa kanya. No, it's a nag-decision that Star Magic is managing Yes, yes. Ina. We both agreed on that. Yeah. Okay. And then, narinig ko sa mga usap-usapan ang sinabi ni Janice na, Ina, you enjoy this, blah, 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 etc. But one day, you're going to pay for your own makeup artist. You're going to help in the expenses in the house. She should. Ikaw, ano yung payo na ibinigay mo sa iyo na? Seryosoin mo tong trabaho to dahil pwede mong maging maganda ang buhay mo dito at pwede mong marami kang matutulungan sa trabaho. She's very pretty. Hindi malayo na ligawin ang iyong anak. What are you thinking? Wala lang oras dito, boy. Hindi ko na masasagot. Hindi nga. Talagang I wanna know. Siloso akong tatay. Siloso. Oh, my. Alam ng mga, because you know what you did? What did I do? I love you. What did you do? Di mo, oh. Ano pong kasalanan ko? Hindi naman ingin sa kalaman. No, kaya napitin. You had a very colorful life. Honestly, okay, yes. Tito boy. Baka tama si Chris. Ang magnanakaw ay takot sa sariling magnanakaw. No, no. But it takes a lot of courage and humility to say that, John. Diba? Well, you know what? I have nothing to hide. Correct. I have nothing to so hide. Ito ba'y sinabi mo sa iyong anak? Be careful. Dahil ako siloso akong ama. Alam niya na pag may ginawa siya, ilagot siya sa akin. At ganun din kay Janice siguro. Ilagot siya sa amin pag may ginawa siyang hindi kaya-aya. Ito, this is really hypothetical. Halimbawa, sinabihan ka ng anak mo, Dad naman, Why don't you allow me, you know, let's say the beauty of life, I mean the adventure, the experience, etc. Pinagdaanan mo yan eh. True, pero iba pag anak mo eh. I don't know how to explain that. Probably Chris would understand with me kasi nanay siya, but ako nga, hindi ko alam kung paano ko na-convince yung parents ko noon na 15, 16 ako, gusto ko nang magsarili. True. I wanna be independent. Pero hindi mo magawa sa sarili mo, anak. For some reason, Chrissy, hindi ko alam eh. I understand. Diba? Kasi anak mo eh. They're precious to you. Janice is one of our finest actresses. Parang diba, boy, totoo. Ang sarap nilang panuurin together in a teleserye. You think it'll ever happen? Well, you know what? Ako, never ko sinabi na hindi ko, ayoko siyang makasama. Given a chance, why not? It would be screen magic, diba? Fireworks. Probably. Ganda, no? Ganda! Yeah, no, yeah. It's really exciting. Lalo just thinking about it. Lalo na pag sinu-jobag ni Johnny si Johnny. Aray! Okay, di ba, totoo-totoo lang. Ano, maganda yun. May naalala ako because Priscilla is here, no? I think in one of her interviews, she's quoted to have said that ang asawa ko ay malandi in a friendly way. In a friendly way. This was Philippine Daily Inquirer. Friendly? Yeah, has this changed? I mean, how is the dynamics between you and Priscilla? Or nag-mature ka na? Oh. I guess nag-mature na ako, Crazy. And, you know, there's a difference between being friendly and malandi, Tito Boy. We all know that, di ba? Oh, okay. Ba't ka natawa? Kasi si Boy is both friendly and malandi. Of course. Admittedly, with yes, pride. Yes, why not? No, but it was Priscilla's quote. No. I can be too friendly. You can if be that's friendly. Wrong, if my wife says that's wrong, then I'll stop being too friendly. Bongga. No, and she tells you I that. I remember she says, from your she tells vows. You that, diba? Ang ganda-ganda kaya nung marital vows ganda. Nyo. Alam mo, dahil lang si Chris ang nagbasa ng Bible na ayoko na magkamali, Tito Boy. Tama. Ayoko mapapahiya sa kaibigan ko. Ayoko. Okay.